po mga kasari, mga ka-viewers sa buong mundo. Magandang gabi at marajaw na gabi sa amo der Surigao noon. Ako pala si Malu, ang tinderang vlogger kuno. Trying hard pero I tried my best. Okay guys, magsishare lang ako ng mga kaganapan sa buhay ko. In past 4 years in business sa pagtitindahan, I mean. Ex-OFW, alam niyo na yan sa mga previous vlogs ko, naikwento ko na yung buhay ko. Dati akong OFW ng Korea. So, in 7 years, nag-for good ng Pinas kasi yun ang gusto ng anak ko dahil gusto niya magkasama na kami. So, umuwi ako ng Pinas at nag-for good. So, nandito na ako, nakatutok na sa mga anak ko dahil ang haba ng panahon na na-miss ko sila or hindi kami nagkakasama. Kasi walang uwian yun, 7 years. Walang uwian, 7 years old pa yung anak ko. So, wala pa silang, maliit pa talaga siya. Wala pa siyang ganong, maano sa akin nun, masyado maalala sa akin nun. Kaya, nung nagkakaisip na siya, nagkakaedad na, gustong-gusto niya na akong pauwiin. Dahil hindi na siya pumayag na hindi talaga ako uwi. Dahil parang magre-rebuild din na. So, ganon yung guys, yung dahilan kung bakit umuwi ako. Tsaka, nakatutok talaga ako sa tindahan dahil yun ang alam kong hanap buhay. Dahil wala naman akong tinapos. Wala akong high school graduate lang ako. Wala naman akong pwedeng kung mamasukan man ako. Diyos ko, hindi ko kayang buhayin yung mga anak ko sa pension lang namin. Naliit lang ng pension namin. Enough lang para sa mga bills namin sa buwan-buwan. Parang dun, yun yung nakabudget na yun dun yung ano. Pero ngayon nakakaya ko na kahit yung pension ko na itatabi ko na yung mga pension na para na yung sa kinabukasan ng mga anak ko. Parang nakalaan na lang din yung sa kanilang dalawa. Kasi dalawa lang yung anak ko. So, kwento na naman ako guys. Yung gusto ko lang iparating o ibahagi, i-share or para ma-inspire din yung katulad kong nasa ibang bansa, yung mga OFW na gusto rin mag-for good sa Pilipinas na hindi nila nakakasama yung pamilya nila, yung mga anak nila. So much better mag-ipon kayo at saka pag-uwi nyo ng Pilipinas, mag-isip kayo ng anong negosyo na yung love nyo, yung gusto nyo, yung hindi yung basta magtatayo ka ng negosyo dahil kailangan or yun ang ano mo. Pero kailangan pag nagtayo ka ng negosyo, yung hilig mo at saka gusto mo, mahalin mo yung negosyo na itatayo mo kasi para yung return din yun, maganda yung outcome ng business or negosyo na itatayo nyo. Para sa akin, wala naman ako talaga, hindi naman talaga ako, or hindi lang ako alam talaga sa negosyo, wala akong, ano, kasi workers lang ako doon sa ibang bansa. Dati din kasi ako nagtitindahan, pero nalugi, hindi nag-igi dahil wala pa akong masyadong knowledge noon. Yung ngayon, nagkakaedad na, marami ako natutunan, marami na akong pinagdadaanan, so pinagigihan ko na, hindi ko na hinayaan na yung pinaghirapan kong pera ay mauwi lang din sa wala. So kailangan ko rin magsikap. Nagsumikap talaga ako at nakatutok talaga ako ngayon. Hindi ako mahilig lumabas or magsasayang ng pera o maglalakwatsa kasi hindi pa tapos yung mga anak ko. Goal ko kasi pagtaposin ko muna sila, saka na siguro yung sarili ko. Parang nawala na natin ako ng panahon sa sarili ko, pero okay lang yun kasi wala akong ibang aasahan kundi sarili ko lang. Paano naman yung mga anak ko kung uunahin ko yung sarili ko. So, isa nang tabi ko muna yung kaligayahan ko, sila muna yung priority ko ngayon. So, yun guys, yung awa naman ng Diyos, lumago talaga yung negosyo ko na pag-branch to na ako. Meron gumagana pa rin naman yung sa bahay pag nandyan yung anak ko at saka yung kasama ko rito na asawa ng tito ko, siya yung tumatawad doon pag nandito ako. Parang palitan kami pag kumakain ako, may ginagawa ko sa bahay, nandito siya. Parang pinagkatiwalaan ko na siya. Sa madaling salita, kailangan natin din yun ng katuwang or yung kasakasama kasi kung susuluhin ko, hindi ko lang talaga kaya kasi mga anak ko nag-aaral. So, tiwala na lang talaga. Sigad na wala. Okay naman, ayos naman din yung takbo ng negosyo ko.
At saka good news. May go good news ako sa inyo guys. Kasi yung pesta na to, diba dati, dati ito sa tito ko nang upahan na ako ng lupa. Pero yung building akin. Kasi pinapasolid ko na siya eh. Kasi sa tito ko naman, sa lolo ko naman tong lupa na to. Pero, mahabang kwento, ay nabili ko na siya. Akin na siya ngayon guys, diba? Yung lupa na to, yung building na to, so akin na. Nag-extend ako ngayon ng, kasi medyo makipot, diba? Ngayon, itutur ko kasi, ko kayo pagkatapos na itong, ano, nanahiya pa kasi akong magbidyo-bidyo ng mga kaganapan, pero ipapakita ko sa inyo ngayon pag na-open na to, pag naisa na siya, medyo lumuwag na siya, malaki na siya eh. Napaluwag ko na siya guys, saan ko ba nakuha yung pinabili ko nun, syempre yung pinaghirapan ko dito sa tindahan, wala naman ako ibang access ng income, ito lang, so nabili ko yung lupa. Ano lang naman siya guys, maliit na itong space lang to, parang nadagdagan lang konti, parang nabili ko siya ng 2.5 per square meter, kaso lang ano siya 2.5 meters, ay ano ba yun? Ang gulo-gulo, yung ang haba niya is 10, yung lapad niya is 2.5, kaya ito lang yung space lang talaga ng tindahan, yun talaga yung sa likod kasi yung sa lolo ko na yun, kaya hindi na pwede dun mga ano pa ako dun, kaya ito lang, ito basta yung buwang lang yung binigyan ko lang sila ng daan para sa kanila, pero yung lapad nito malapad na, malaki na talaga sa harap ng highway, pero yung haba niya medyo makitid kasi 2.5 lang eh, enough lang dito sa ano, mag-extend lang ako ng konti, so ipapakita ko rin sa inyo guys pag naayos na, pag maano na, kasi achievement ko yun guys, masaya ako, masaya ako kasi hindi na ako mangungupahan at syempre hindi na ako makakamba na mapapalis ba ng araw, so akin na to, nabili ko na to, so kampante na ako, wala na akong gagastusan pang iba, hindi na ako mag-uupa para sa pwesto. So, laking tipid na rin yun para sa akin. Tsaka yung convenient ko na rin na. Basta masaya ko. Pana-share ko lang sa inyo yung mga achievement ko na sa galing sa Sari-Sari store, hindi imposible na makakapagpundar tayo. Tsaka yung ginastos ko, gumastos ako ng extension. Medyo malaki-laki na rin yung ginastos ko ng kasama sa labor. Kasi solid din yun, pinasemento ko rin, yung yero, yung mga kahoy, basta medyo malaki-laki na rin yung nauubos ko, yung nilabas kong pera, paubos na nga at yun, magdadagdag na naman, syempre hindi pa tapos, ipapatiles ko pa, ganun na yun guys, basta yung sipag at syaga lang naman tayo sa tindahan, hindi naman, hindi natin mamamalayan na yung pinaghirapan natin, may makikita tayo, basta marunong lang tayo humawak sa pera. Ako hindi ako nag-iipon sa ng pera sa bahay, hindi ako nag-iipon, basta yung pera ko pinapalaro ko, gumagana yung pera ko, hindi ako naglalagay sa bangko, may bangko lang ako, enough lang yung para sa ano lang yun, yung parang hindi lang siya mag-close account, ayoko rin siyang zero yung account ko kasi matagal ko ng account yun since din pa sa Korea pa ako, yun na yun talaga yung account ko, so hindi ko siya hanayang maklose din, meron pa at meron din siya naman pero hanggang yun na lang yung minimum na lang yun, pero sa ibang sinisipon ako guys kasi may ulan dito since yan matulog talaga yung sipon ko eh. Yung tawag niyan nasa ibang ahensya ko nilagay yung pera ko para tumubo at para malaki yung profit niya unlike sa bangko, di ba? Kaya diskartihan na lang talaga sa buhay para hindi masayang yung panahon at saka yung pera ang pinaghirapan natin ay ma-protection na natin. So ganun yung ginagawa ko. Tsaka nag-Gcash ako. In fairness, ang Gcash ay malaking tulong talaga. Si Gcash basta marunong ka lang. Marunong ka lang humawak sa Gcash o paano mo siya patatakbuhin kasi yung iba parang 'di ba ako kasi guys ang kagandahan lang kasi nung pandemic doon ako nakabuo ng Gcash, doon ako talaga
tawag niyan, dun ako naka-chamba, may tawag niyan sa Tagalog. Yung parang nakisabay ako, nakakuha ako sa pagkakataong nag-pandemic at saka maram, di ba yung padalahan hindi na masyadong ano nun dahil mga tao hindi na masyadong makakalabas, kailangan lang through GCash or sa instant na mga remittance na ang nagpapadala sila sa mga remittance na lang na ano, halang Palawan ng ano, eh dito sa province is ano, kailangan may GCash ka, tsaka yung taon, pagkakataon din yung malakasan pa na isa kabong, yun dun ako bumira, dun ako talagang humaakot ng ano sa GCash, kasi ako lang nung sa pagkakataon yun, ba ilan-ilan lang kami nag-GCash noon, parang ako pa simple lang ako, online-online lang, text-text lang, te, pa-load, te, may pa-cash out, te, pa-cash in, ganun. Yung pera ko noon umiikot talaga siya guys, ang bilis, kaya naprobahan ako ng GCash ng malaking limit, di ba dati, 8,000 lang, pag na-reach mo na yung 8,000, ano na yung stop na, hagaantay ka na naman ng pichaono yung first week of the month, tsaka ka naman i-resume yung ano mo yung makapag GCash, cash in cash out ka na naman. Yung sa akin kasi parang ilang buwan lang yata yun, tas may hinihingi lang si GCash sa akin na mga requirements at tsaka may pinipilapan ka lang doon para ma-avail mo yung limit nila ng malaki. Kaya ngayon, hindi ako nangangamba kahit magkano, cash in, cash out, pwede na ako kasi hindi ako nauubos, hindi ako nagma, hindi napupuno. Kasi malaki yung limit ko, hindi siya napupuno. Yun na lang, papasalamat ko kasi hanggang ngayon, malaki pa rin ang tulong sa akin ni GCash. Kaya guys, kung gusto nyo mag-GCash, dyan sa lugar nyo, kung marunong lang kayong magpatakbo sa ano, kailangan din kasi yan ng pondo, or yung magpapa-cash in, kailangan may pondo ka sa wallet mo at saka mag-cash out, may pera ka rin, may bibigay sa kanila. So yun ang kagandahan lang din sa GCash. Ayan, yun yung isa din siya nagpapalago sa restore ko na hanggang ngayon. Awa naman ng Diyos, kahit marami kami rito tabi-tabi, may mga wholesalean pa ng kaliwa kanan, nakaka-survive pa rin, nakakabayad pa rin ng bills, nakakapag-tuition fee pa rin ako sa mga anak ko. Kaya, laking bless din sa talaga sa akin yung sari-sari store. Kaya hindi ko nahinayaan na yung mapabayaan, kahit pagod ako, kahit masama ang pakiramdam ko, kailangan mo mag-duty, kailangan mo pumunta rito sa tindahan, kasi hiwalay na nga yung bahay ko tsaka tindahan ko. Kailangan ko talagang pumunta rito para ma-monitor ko yung store. Anong oras na dito guys, mag-11 o'clock na, kaya ngayon ako nabablog kasi konti lang namin pero mayroong bumibili. Pero may bumibili. And guys, mag-11 na may bumibili pa ng kalahating kahan ng fortune. 60 yung kalahati kasi 120 yung kahan dito pag sa retail. Pero pag sa wholesale, yung mga ano, nagtitindahan, 110 lang yung isang kaha ko ng fortune. So, yun guys. Kailangan lang naman sa pag-negosyo, kailangan mano lang tayo yung, I mean, maagap tayo sa mga, kung ano yung in, kung ano yung mabilis pagkakitaan. Kahit malaki yung puhunan, pero at least kaysa yung pera mo, pinapatulog mo lang sa bangko. Hindi gawan mo na ng paraan kung paano siya kumita ng hindi ganoon kala, hindi man ganoon kalaki yung tubo, hindi man ganoon ka ano, wala ka namang effort, pindot-pindot lang naman yung effort mo, di ba? Kaya yun ang kagandahan ng talaga ngayon sa may GCash. Kailangan din tayo ng tsaka isa din sa nagpapaano din sa akin guys, kasi yung nag-aano na ako ng nagpapautang ako ng bigas every month. Matagal na to guys, matagal ko na to ginagawa hanggang until ngayon. Pero kaso lang, piliin lang natin talaga yung pagkakatiwalaan o yung marunong magbayad, kasi merong iba, Diyos ko, sa 10 kabang bigas, yung isa lang hindi nabayad, wala na yung tubo natin, kulang pa. Kaya minsan ganun, pero hindi pa rin ako nadala. Kasi kahit paano, kahit matagal, sinisingil ko pa rin bigas yun, kinakain nila yun, eh, binagbabayad din naman kahit matagal. So, wala pa rin dugi. Kaso lang matagal magbayad yung iba, makunat.
pero pag ganung bigas kasi, parang nahiya sila hindi bayaran. Kaya nababayaran din natin at matagal. Unlike sa mga alak, sa mga sigarilyo, or sa mga something na hindi, wala naman, hindi naman pagkain. Kaya parang nakakahiya naman singilin ng aawayan mo pa dahil sa ganun. Dahil talaga makunat talaga. Pero yung bigas, pag siningil mo sila in a nice way, day, ganun magbabayad kami. Oh, sige, malusa, ano na lang kayo magbayad sa next month. Okay, so, pag pinangako naman nila, kahit installment na lang, pinapayagan ko na kahit installment na mababayaran, basta mabayaran lang yung kabuuan nun, magkano yung inutang nila. Kasi malit lang din naman tubo ko. Basta hindi lang natutulog yung pera ko. I mean, naruruling siya, gumagalaw siya. Yung, parang, ang tawag niyan, yung hindi natitingke yung pera mo. So, parang sa tindahan, nagmumove siya. Kaya, kung tindahan lang din aasahan mo sa dami nagtitinda, kaya kailangan natin natawag na multiple income. So, kailangan natin mag-isip ng mga strategy o kung ano yung pagkakitaan natin. Nakikita tayo na hindi naman tayo kailangan bugbog yung katawan natin or kaya kailangan mag-multiply din yung katawan natin. So, easy lang. May balak nga ako ngayon mag-ipon na naman ako po rentals. May balak ako, may pwesto din yung asawa ko, yung mga kong asawa, meron siyang mana, I mean, hindi naman mana kasi dalawa lang sila magkakapatid yung bahay nila. No? May balak nga akong magpapatayo ng rental para kahit papano dagdag income na naman. Mapakinabangan din ng mga anak ko balang araw. Kaya guys, kung may mga extra money kayo, huwag yung patutulugin sa bangko or sa... Kaya paikutin nyo, gumawa kayo ng mga paraan na para mapalago nyo. Kasi ako, 1 year pa lang ako dito sa pangalawang store ko. Parang marami na naman akong nagawang project. Or 1 year, wala, mag-1 year pa lang ako ngayong November 18 kasi ako nagbukas dito, so nakabili na agad ako ng pwesto at saka pagpagawa pa lang, malaking bagay na yun, malaking gastos na rin yun, kaya in 1 year lang yun ha. So malaking tulong talaga guys, kaya kailangan talaga natin dumiskarte, sipag at tiyaga at saka yung take note, yung magiging totoo tayo. Huwag tayo mandaya, huwag tayong, ako masungit din ako eh, may kasungitan din ako pag hindi rin sila tama, pero mabait ako kung sa mabait naman, pero masungit din ako kung, depende kasi yun sa customer, meron kasing customer na minsan napapagsabihan ko rin, pero hindi naman talaga totally inaaway, nagsasalita talaga ako, pero naiintindihan din naman nila, basta ganun magic, parang, yung ugali ko naman naiintindihan na lang naman nila kasi minsan sila din naman may kasalanan kung bakit napagsabi kita, napapagsabihan din natin sila na uy, magbayad ka naman kasi alam mo naman rolling na yung negosyo natin, hindi naman pwedeng ito lang yung hanap buhay namin, ito lang hanap buhay ko para hindi nyo ako bayaran nyo ako kasi tinta nyo nagsusumikap nga ako, wala nga akong asawa, yung mga anak akong binubuhay, so pakonsensya ipik ba? Pero yun yung guys, yung masishare ko lang sa inyo, yung talambuhay ko, isishare ko sa inyo kung paano ko rin siya napapalago or paano ko rin siya na parang magbibigay tips na lang din yung paano mapaikot yung pera natin. Kailangan talaga natin umisip ng mga bagay or mga taktika na hindi lang yung tindahan lang talaga yung aasahan natin. Kailangan may extra income pa rin tayo na pagkukuha ng tulong-tulong kasi. Kasi minsan mahina, di ba? Minsan, ano, kailangan mong may ibang income ka. Kasi dati rin, yung nandun pa ako sa unang tindahan ko, yung extra income ko naman yun, yung nagpapahulugan ako ng cellphone. Pero pili lang din yun. Kaso lang na-stress naman ako kasi ang laki ng puhunan. Ang laki ng puhunan. Tapos minsan yung iba, delay ako pang nagbabayad. Hindi ko pa mabayaran agad on time. May penalty yun kasi ako yung tumayo bala. Parang yung pera ko doon, yung parang yung collateral yun, yung pera ko doon. Pero pag hindi mo siya nabayaran on time, magpipenalty siya. Kaya kailangan ko pa rin siya. Kahit pera ko yun, magbabayad pa rin ako on time based sa mga pinirman. Ganun yung proseso doon sa pautangan ng mga cellphone. Kasi kahit ilan yun eh, dami kong cellphone noon pautang. Ngayon,
dalawa na kasi tindahan ko, parang na-stress na ako yung marami pang utang ngayon. Ay, natira na lang sa akin ngayon. Yung bigasa na lang, guys. Yun na lang yung natira sa akin ngayon. At saka, GCash. Sa GCash naman, kung marunong kang, kung marami kang customer, kikita ka eh. Ako kasi, text lang yung ano, yung simulan doon pa naman kasi matagal na text-text lang, tay, ganyan, ganyan, padala abroad, mga ano, kasi mga customer ko mga abroad, kaya doon ako medyo kumikita kasi sa mga customer kong abroad, text lang, padala, si ano, ibigay mo sa ano, si ganyan, si payment ko pa, utang ko, payment ko, GCash, tumatanggap ako, kaya malaki din yung tulong sa akin ng GCash. So yun guys, puro kwento na lang yung buhay ko. Pero kwento na may kabuluhan. Na pwede mo yung pag, pwede nyo i-apply or pwede nyo gayahin. Kasi ganoon naman ang business, hindi. Gaya-gaya lang pag ang business para. Kasi yung aminin din sa hindi, marami naman talagang hindi pa natin alam. Na nakukuha lang natin sa kapwa natin kasari or sa mga nag-release ng vlogger, nakukuha natin yung mga ideas. So, kailangan din natin yung makinig sa iba para madagdag kaalaman na rin natin, ma-apply natin sa sarili natin, malay mo mag-click, diba? Tulad sa akin, okay naman. Kaya ako sinishare kasi para din naman mapuli ng kaalaman ng iba, ako yung katulad kong katayuan na single mom or kaya abroad, yung nakarelate sa akin, at least pag uwi ng Pilipinas, may hindi na rin sila. Ang bilis ko magsalita. Parang naghahabol ako ng oras. Kasi yung iniisip ko, so binilalabas ka agad ng bibig ko eh. Trying hard lang talagang maging vlogger, pero sinusubukan ko lang din naman sa akin. Kung mag-click o hindi, at least nakapag-share ako ng kaalaman ko para ma-adapt din ng iba ng kapwa ko kasari o kayo sa mga makapanood nito na relate sa akin, single mom, ex-abroad, or paano magtayo, paano mapalago yung negosyo. Kung subaybayan nyo lang yung mga vlog ko, siguro puro kwento man ako, hindi ako mahilig magpakita ng mga ano, pero yung totoo, yung sinasabi ko totoo, ito na nangyayari sa akin. Dati akong wala, o nag-abroad ako, walang wala. Tapos pag uwi, nakapag 7 years ako sa Korea, nakapagpatayo ako ng bahay, meron akong parang dalawa yung nabili kong pwesto. Pero yung bahay ko talagang tinitirhan ngayon. Malaking bahay, malaking gastusin yun. Malaking gasto ko dun kasi yung halos sahod ko dun ko. Kasi wala pa akong idea nun. Puro ko bahay-bahay lang. Paganda ng bahay, paganda. Kaya yung bahay ko medyo okay. Pero malaki kasi yung gastos nun. Pero nung dito na ako sa Pilipinas, nagtrabaho or nagpuko sa negosyo, dito ako nakapagbili ng sasakyan. So yung sasakyan ko, katas yun ng sari-sari store at saka itong branch 2. Ayun lang guys, ano pa bang iisipin ko? Saka na magbabagi, papakita ko sa inyo yung kaganapan, yung nagawa kong extension na naman itong tindahan kong branch 2. Nag-extension siya kasi nabili ko na yung pwesto. See, in 1 year lang take na guys. Ganun ako ka tumatakbo yung utak ko palagi. Hindi ako mapakali. Pag wala akong na-achieve, wala akong nakikita sa pinaghihirapan ko. So, magbibinipits naman ito yung mga anak ko. Hindi naman siguro ako kasi tumatanda na tayo. Tumatanda, pero maganda pa rin. Charot, charing. Joke. Sige, guys. Yun lang, guys. Masyado na akong madaldal. Masyado na akong OA na yata. Pero OA, totoo yung mga sinasabi ko. Hindi yan. Hindi ako nagbibiro. Kaya lahat ng ako dating walang wala. So ngayon meron na kahit papaano, nakaangat-angat na rin sa buhay. Diba? Single mom. Pero masipag. Okay guys, yun lang. Bye-bye. Salamat sa panonood, sa pagtsatsaga, sa mabilis kong salita. Bisaya kasi ito eh. Salamat guys at sana pakiclick na rin yung subscribe. Hindi pa nakapag-subscribe, pakisubscribe at Ituloy ko tong pagbablog ko, magbibigay ng tips and ideas, maka-inspired sa iba, sa mga nangyayari sa buhay ko, at makapag-inspired or makapagbigay ng kung ano yung mga
mga ideas ko na mai-share ko sa inyo. Balik-balik. Ulit. Okay guys, thank you. Bye-bye. Thank you for watching. Sana susunod ulit. Paki-subscribe.